ating video tutorial tungkol sa paggamit ng CAD eSIMO Circuit Simulator. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagbuo at pag-simulate ng isang autotransformer reduced voltage starter. So, ang autotransformer reduced voltage starter ay kalimitan ginagamit sa mga malalaking motor. Ito ay para maiwasan ang inrush current during starting ng motor. So, dito, gagamit tayo ng 3-phase na autotransformer type. So, itong 3-phase na autotransformer ay merong iba't ibang topping. So, pwede tayo mag-top ng 50%, 65% o kaya ay 80% ng ating line voltage. So, usually, nasa 65, ito yung pinaka-ideal na topping sa mga auto-transformer type na starter. So, ang advantage naman nito, ikumpara sa Y-delta, dahil kumpara sa Y-delta na 58% lang ang voltage na kaya niyang i-supply sa motor during starting, ito ay pwede tayong mamili mula sa 50%, 65% o kaya sa 80% na topping. So, iba-ibang topping, iba-ibang torque naman ang equivalent nito. So, habang tumataas ang ating percentage, tumataas ang torque. So, depende sa requirement ng ating makina. Pero, typically, 65% yung pinaka-ideal na topping. So, halimbawa, ng mga so, ito yung mga control panel na reduced voltage, autotransformer reduced voltage. So, ito yung autotransformer. Meron tayong tatlong contactor. Isang main contactor, saka isang pang Y connection ng transformer, at ito naman yung contactor kung saan siya yung magsusupply sa transformer. Okay? Tapos yung kanyang output, yun ang pupunta sa motor during starting. So, ito isa pang halimbawa ng auto-transformer type na reduced voltage starter. Okay? So, ang operation ng auto-transformer type reduced voltage starter. So, pag press natin ng start button, antemano, masusupplyan yung ating timer. So, meron tayong instantaneous contact ng timer. So, pag energize ng timer, magko-close ito. So, ito yung magiging holding contact ng ating timer para kahit na i-release natin yung ating start button, continuous na magkakaroon tayo ng supply dito. So, dito dadaan. Ngayon, dito naman, susupply niya naman ngayon ang ating KM3 na contactor. So, ito yung ating KM3 na contactor. Ito yung magiging Y connection ang ating, para maging connected sa Y ang ating auto transformer. So, once na nag-energize ito, magko-close ngayon ang ating contact, auxiliary contact ng Y na contactor, at susupply naman ngayon yung ating KM2 na contactor. So, ito yung KM2. So, itong KM2, ito yung magsusupply ngayon ng voltage mula sa
linya natin papunta sa transformer. So gagana ngayon ng ating transformer. Okay, so once na nag-energize ito, gagana yung kanyang magko-close ang kanyang auxiliary contact. So ito yung magiging holding contact niya. Okay, so merong purpose ito. Bakit kailangan natin na ito naman ay naka-close din naman palagi yung KM3. So ito ay para sa kanyang transition paglipat natin sa main contactor natin. Okay? So once na nag-energize yung KM3, mag-open yung interlock niya sa KM1. So hindi pwede magsabay itong Y saka yung main na contactor. Ngayon naman, once na inabot niya yung kanyang timing ng ating timer, mag-open ngayon ang ating timing contact, yung time contact ng timer, mag-open ito ngayon. Okay, so once na nag-open ito, magbubukas yung ating contactor de-energize. So mag-open ito. So mangyayari ngayon, dahil nag-open ito, ang ating auto transformer ay magiging parang reactor. So during transition, kumbaga sa star delta na closed transition type, ito yung parang resistor niya. Okay, so ito naman, magkuklose naman ngayon ang ating time contact dito sa papunta sa ating main contactor. So once na close ito, masusupplyan ang ating main contactor, mag-energize, dahil ito ay magkuklose uli once na de-energize yung KM3 na contactor. So ito mag-close. So dito ngayon dadaan yung ating kuryente. Okay, so once na nag-energize ito, i-open niya ngayon itong ating interlock dito. Okay, so pag nag-open ito, mamamatay ngayon yung ating itong KM2 na contactor. So meron tayong note na nakalagay dito, ito yung tinatawag na late break contact. So ibig sabihin nito, mag-open lang ito once na ito ay nag-lock in ang ating contactor. Ibig sabihin, pag yung fully energized siya, yung pag lumapat na yung kanyang core, saka pa lang siya mag-open. Hindi yung pag galaw pa lang ng ating core ng contactor, hindi ito mag-open. So ang purpose nito ay para masiguro natin na naka-close transition ang ating auto transformer. Okay, so tingnan natin yung paano natin buuin yung ating circuit sa CAD simulator. So dito lagay tayo ng ating power supply. Okay, tapos lagay tayo ng circuit breaker, tapos ating mga contactor, yung ating main contact. Tapos yung ating dapat ito contactor.
Okay. Tapos kontaktor para sa ating auto transformer. Ngayon, ito yung auto transformer. Okay. Tapos lagay tayo ng ating overload relay. Okay. Tapos 3-phase na motor. So, isang purpose bakit kung minsan kailan auto transformer ang ating gagamitin, auto transformer type na reduced voltage starter, ay kung hindi pwede yung Y delta. Halimbawa, meron tayong motor na 6 leads, dual voltage na 220 to 380. So yung ating, kung ang ating line voltage ay 220, pwede natin i-Y delta. Pero kung ang ating line voltage ay 380, yan ay hindi na natin sa pwedeng delta. So ang ating choice lamang ay auto transformer type na starter. Okay. So hindi natin ang wiring. Connect natin ang ating mga devices. So ito yung ating tapping. Ito yung pinaka output ng ating auto transformer. So yan ang pupunta sa motor. Ito namang 0 volts na tapping, ito yung iwaway natin. Dapat Y ang connection. So yan. Yan na ang ating power circuit. Lagyan natin ng label. QM1, ito yung QM1, QM2, QM3, ito yung overload natin. Okay. Ngayon naman buuin natin yung ating control circuit natin na ground. Okay. So, lagay tayo ng power supply. Sa circuit breaker para sa ating control circuit. Tapos normally close auxiliary contact galing sa overload relay. Ngayon stop button at start button. Yeah. Ngayon kailangan
pagganahin muna natin yung ating on delay timer. So maunang mag-energize yung on delay timer. Okay. So tingnan natin. Lagyan natin ng holding contact yung ating timer. So kukuha tayo mula sa kanyang instantaneous na contact ng timer. Kung walang instantaneous contact yung timer, pwede tayong magdagdag ng isang control relay para yun ang ating magiging para magkaroon tayo ng holding contact. So ang mangyari dyan, paparali lang natin dyan sa timer. Kung halimbawa yung timer na ginamit natin ay walang instantaneous contact, maglagay lang tayo ng isang control relay paralel dito, at ang kanyang auxiliary, yun ang gagawin natin pang holding contact dito. So ngayon, maglagay tayo ng ating relay. Yung ating relay na yung KM3, kasi yun ang kasunod sa sequence. So pag under ng timer, so kasunod ang KM3. Yung KE1, ganyan natin ang 5 seconds. Okay. Ito naman KM3. Ngayon, kailangan natin ng dito ng interlock mula sa KM1, mula dito para hindi siya magsabay. So ito ang ating KM1, tapos maglagay tayo ng time contact. Normally close na time contact mula sa timer. Plus natin ito. So susunod na mag-energize dito ang ating KM2 na contactor. So once na nag-energize ito, kasunod dapat ito para masupplyan yung ating transformer. So lagay tayo dito ng KM2. Okay. So para mag-energize yan, lagyan natin ng auxiliary contact galing sa KM3. Okay. KM3. Pag energize nito, magko-close, mag-energize ang KM2. Ngayon, lagyan natin ang holding contact mula sa kanyang sariling auxiliary.
yung game to. Ngayon naman, buuin natin yung para sa main contactor. So, ito yung pinakahuling contactor. Ang main contactor natin na KM1. Kanyang coil. Lagyan natin ng interlocking mula sa KM3. Okay. This KM3. Tapos lagyan natin ng time contact mula naman sa timer. So once na inabot ng timer yung kanyang setting, mag-o-close yan para ma-energize yung main contactor. Yan. So halos buo na yung ating control circuit. Ito na lang, lagyan natin ng neutral. Ngayon, lagyan mo natin ang label ito, QM2, tapos ito, OL1, at ang ating stop-pause button, stop, at start-pause button, is 2. Okay. So, subukan natin. Ganahin. Simulate. Close natin yung circuit breaker. Okay. So, dapat, pag press natin ng start, magkuklose muna ito, tapos itong kasunod. Pag inabot yung time, mag-open ito, close yung game 1, tapos open ang game 2. Okay. Yan. So, gumana na yung KM3 saka KM2. Yan. Oops. Merong mali. Yung ating timer, hindi natin nalagyan ng label ito, kaya hindi nag-close. Okay, so, lagyan natin ng label. KA1. Dapat pares ng label ng ating timer. Okay, so ulit. Close natin. Start. Okay. So Y. Saka ang ating line contactor. Papuntang transformer. Okay, so after na inabot niya yung timing, nag-open ito, nag-close. Tapos ito nag-open. Okay. So, stop. Yan. Start ulit. Kikita nyo yung transition nito. Yon. Nauna itong mag-close bago ito nag-open. Okay. Check natin ang overload. Yon. Stop ang motor dahil nag-open ng ating auxiliary sa ating overload dito. Nag-de-energize yung mga contactor. Ayun, reset natin. Start natin uli. Obserbahan nyo yung transition dito sa dalawa. Dapat mauna ito. Mag-close bago ito. Para ma-siguro natin na naka-close transition ng ating auto transformer. Okay. So, start natin uli. Yon, tingnan nyo ito.
yon. So yan po ang tinatawag na auto transformer type reduced voltage starter. So ang sizing ng contactor natin dito, dahil pwede tayo mag-tap ng up to 80% ng voltage voltage output ng auto transformer, ang ating KM2 dapat nasa 0.8 ng FLA nito. Okay? Ngayon, itong KM1 natin, yung main contact, dapat, dahil ito ay nakadirekta sa motor. Okay? So dadalhin niya yung buong load ng motor. So, dapat ito ay 1 times FLA. Kung anong FLA nito, 100%. Ito naman, dahil reduced voltage ang output natin dito. So, since pwede tayo mag-tap sa 80%, so dapat 0.8 ng FLA ang ating sizing ng contactor dito. Ito naman, ang sizing nito ay 0.55 ng FLA. So lagyan natin ng note dito ang KM1 saka OL1 dapat 1 times FLA. Okay? Yan ang sizing. Yung KM2 naman dapat ay 0.8 times FLA. At ang KM3 nasa 0.55 times FLA. So yun ang mga sizing ng contactor ng auto transformer. So ang ating timing nito nasa 6 to 8 seconds. Okay? So meron din tayong tinatawag dito na duty cycle. So, hindi pwedeng sunod-sunod yung ating pag-re-restart dahil mag-init yung ating auto-transformer. So, mayroong interval dapat na halimbawa sa ilang minutes, ilang beses lang tayo pwedeng restart. So, ang starting current naman ito, depende sa ating tapping. Okay, so halimbawa ang tapping natin ay 50%, ang ating starting current ay nasa 150%. Okay, so lagyan natin ang starting current natin nasa 150 kung 50%, 250% kung nasa 65% na tapping, at 400% naman, 400% naman kung nasa
80% na topping. Okay. So, depende sa topping natin at 50, 65 or 80% topping. Okay, so yan po ang ating tutorial para sa auto transformer type na reduced voltage starter. So maraming salamat po sa panonood at abangan nyo po ang iba pa nating mga tutorial tungkol sa paggamit ng CAD ECMO circuit simulator at mga motor control